Hindi siya makahinga. Tila hirap na sa paghinga at halos maligo na raw sa sarili nitong pawis. Ganyan nilarawan ni Grace Emiliano, ang isang matanda na nakita niyang nasa loob ng isang nakaparadang sasakyan sa isang supermarket sa Alabang, Camacailan. Sa mga kuwang ito ni Grace, makikitang tila pilit binubuksan ng matanda ang pinto ng sasakyan. Pinabubuksan niya sa akin yung pinto. Ayoko naman buksan kagad yung pinto nang walang proof or anything. Baka mamaya mapagmintangan ako or may mangyari. So I took video of it. Tapos binidyo ko siya, tapos tinanong ko na siya kung ano yung nangyayari sa kanya. Tapos hindi siya makahinga sa loob daw ng maayos, uhaw na daw siya, gutom na siya. Tapos hindi siya marunong magbukas ng door. Dito na nagpa siya si Grace na humingi ng saklolo sa mga staff at security guard ng naturang supermarket. So, hindi daw siya makahinga sa loob eh. Walang aircon. Nang mabuksan nila ang pinto, lalo raw ng lumo si Grace sa itsura ng matanda. Diyan ka na lang, Nay. Upo ka na lang. Papaypayan ka nila. Tinanong ko din siya, sino po ba yung kasama ninyo? Hindi daw niya kaano-ano. Sabi ko, Nay, totoo bang hindi mo kaano-ano? Anak mo ba siya? Pamangkin? Hindi din daw. Kasama daw siya sa bahay. Paano kasama sa bahay? Katulong ka ba niya? Yaya ka ba dati? Hindi din daw. So na-weirduhan ako doon. Halos isang oras din daw ang lumipas bago bumalik sa kanilang sasakyan ang kasama ng matanda. Nung dumating na yung may-ari ng sasakyan, sabi niya sa akin, wala daw akong alam kasi saglit lang naman daw siya. Sabi ko, nagpapanik na yung utak ko na nagagalit ako sa kanya. Ayoko ng argument. So sabi ko sa kanya, tinanong ko na lang muna siya kung anak ba siya. Hindi din. Same sila ng sagot. Hindi sila magkaano-ano. Sabi niya, hindi mo kasi alam, may Alzheimer's kasi siya. Tapos doon lalo nagalit yung utak ko na parang, ha, may Alzheimer's, tapos naiwan mo siya sa sasakyan? Bakit ganun? Sa inis ni Grace, minabuti na lang daw niyang umalis kesa humaba pang diskusyon na sa pangamba niya ay makakasama pa sa kanya, lalo't nagdadalang tao siya. Pagka-uwi, pinost ni Grace sa social media ang kanya mga kuha na agad nag-viral. Pero paglilinaw niya. Sa akin lang, gusto kong makita yung welfare talaga ni nanay kung kamusta talaga siya ngayon. And if in case na hindi niya talaga ka mag-anak, I hope they find a way na mahanap yung relative ni mami. Kasi tumatanda na din siya eh. Ayon sa isang safety professional na nakausap namin, hindi dapat iniiwang nakalak ang sinuman sa loob ng nakaparadang sasakyan, lalo na raw ang mga may edad. Napakadelikado nun dahil baka maubusan ng oxygen yung matanda. And yung matanda, of course, hindi naman kasi lakas ng mga bata yan that can prolong their yung hininga nila, no? Yung matanda o yung subject ay ninenervyos. So pagka kasi ang tao ni nervyos, bumibilis yung kanyang paghinga. So nauubos yung oxygen niya doon sa loob ng sasakyan. So napaka-delikado talaga. Hindi raw ito nalalayo sa nangyari sa dalawang bata na nasawi matapos maglaro at malak sa loob ng isang inabandonang sasakyan sa Taguig. Na-dehydrate sila dahil sobrang init. Tapos nag-chop yung mga lips nila. Tapos yun, siyempre gutom, no? Dahil ilang araw na walang tubig. So yun ang ikinamatay nila, yung loss of oxygen at saka loss of liquid sa katawan at saka yung init. Diyan ka na lang, Nay. Upo ka na lang. Papaypayan ka nila. Oscar Oida, GMA News.